tangke ng gas ang isa sa mga madalas na sanhi ng sunog. Kaya dapat doble-doble ang pag-ingat. Hilig talaga ni Sharmaine magluto. Nakapag-aral siya ng kulinar, nag-bake siya. Pero hating gabi nitong June 19, biglang sumabog ang kusina. Parang lagabog na parang may bumagsak na kaldero na malakas. Nagulat kami. Ma, tulong! Napuruhan si Sharmaine ang dating kutis porselana. Ganito na ang itsura ngayon. Lapnos at namamaga pa ang kanyang buong katawan. Hindi ko akalain na nando pa pala sa kusina. Mama, nasunog ako, mama. Mama, tulungan ako, mama. Nasunog ako, mama. Ano ang dahilan ng pagsabog sa kusina? Hindi na po talaga namin alam gagawin namin. Nangyari ang sakuna sa bahay ng tatay ni Sharmaine dito sa Dasmariñas, Cavite. Sa sobrang lakas ng impact, halos mabakbak ang kisame ng entrada ng bahay, sala at kwarto. Hindi kami naabot kasi mayroon kami cabinet dito eh. Siguro yung impact natatakpan. Kung nakalitaw kami, bago yung cabinet na dito yung ulo namin, siguro sabog. Yung lahat ng kapaligid sa kanya, mga damit, ubos yun eh. Ang mga kurtina sa kusina, halos nalusaw. Ito po yung natirang kurtina. Pasalamat na lang ako na hindi ito imbikit sa katawan ni Sharmaine. Mas mahirapan po yung bata. Ang salarin, ang tumagas na gas sa kanilang LPG. Sa tingin ko, mga 5 oras na naiwan yung tangke na yun na bukas. Naamoy niya yung gas leak ng tangke. Sumigaw yung anak, pam! Sunog na yung mukha ko. Muusok na po yung buong katawan niya. Isang araw bago ang insidente, nakatoka raw si Sharmaine sa pagluluto sa handaan para sa binyag ng kanyang pamangkin. Para lumuwag ang kanilang kusina, ang tangke ng LPG, inilipat nila. Yung kalan doon kasi masikip, malaki yung paglagay ng mga pagkain. June 18, ibinalik ko yung kalan sa loob ng bahay namin. Tinanggal ko yung hose sa regulator. Nilipat ko na dito. Inabit ko yung hose. Okay siya, pagdating doon. Pero nung mag-iinit lang sana ng tubig si Sharmaine, dito na sila biglang nakarinig ng pagsabog. Mama, mama, nasusunog ako, nasusunog ako. Kumuha po ako ng tuwalya, medyo basa, medyo inano ko lang sa ulo niya. Pag angat ko po ng tuwalya, pati yung tuwalya nasusunog din. Sobrang nasasaktan ako bilang kuya. Pag naaalala ko siya na, sumisigaw siya ng mama, mama, mama. Si Sharmaine agad isinugod sa ospital. She had 50% of all her skin burnt. We would call it from deep partial thickness to full thickness burns. It's around second to third degree burns. Dahil lapnos at namamaga ang buong katawan, hirap siyang gumalaw. Hindi na rin nakakapagsalita. Kinakailangang tubuhan habang siya'y inoobserbahan. Kinailangan namin i-secure yung paghinga niya. Every 3 to 4 days, pinapasok po namin siya sa loob ng operating room para komportable po siyang i-dress. Pero halos sumabog ang kanilang dibdib sa gastusin. 100,000, lilinisan katawan. Lalo na ngayon, mayigit 20 mil ang isang araw niya. Ang mas inaalala ni Leonard, ang kanilang 3 taong gulang na anak na iniwan na muna nila sa kanilang mga magulang. Anak po namin na si Shea, magkasundo po talaga sila. Nahirapan po siya makita na gaagan siya. Pero paano ba maiiwasan ang ganitong aksidente? Ang possible talaga ng mga pagsabog ay yung leakage ng LPG. Pagbukas mong ganon, meron na pala. Magugulat ka. So gaganon siya. Masyadong delikado pag naka-enclose. Huwag na huwag kang magsisindi ng ilaw or mag-switch on. Why? Kasi meron niyang static. There's a possibility na mag-giyab kasi may kuryente. Nagbigay rin sila ng ilang paalala. Inspeksyonin natin yung mga areas niya dun sa valve, sa safety cap niya. Tapos i-check din natin yung paligid niya sa mga possible rusting. Check din natin yung ilalim. Pero huwag natin siya i-full downright position dahil pwede siya maka-affect dun sa mismong gas. Try din natin i-check yung timbang niya. I-monitor natin ang installation ng hose connections mula sa LPG papunta sa ating mismong kalan. Mag-check natin kung may leaks ito sa pamamagitan ng paglalagay ng tubig na may sabon sa mga areas na possible na magkaroon ng leak. Sa ganitong paraan, kapag may nakita tayong bumubula, possible na may leak ito at kailangan na natin itong itawag dun sa ating napagbilhan ng LPG.
patayin ang kalan at ang LPG valve kapag hindi ito ginagamit. Pag napansin na nangangamoy gas, possible na may leak ang inyong LPG. Buksan po natin ang ating mga bintana at patayin ang ating valve para magkaroon ng ventilation. Sinisisi ko sarili ko kasi ako naglagay doon eh. Mahirap sa dibdib eh. Kasi anak mo yun eh, na magkaya. Parang hindi mo maano sa sarili mo. Dapat ako na lang eh. Bago yung anak ko eh. Inisip ko na lang din sana na ako na lang. Dapat wasak na lang yung gamit ko, wag niyo yung anak ko. Wala akong iniisip na may kasalanan. Masidinti talaga po. Anak ko yun eh. Ayaw ko mawala ng anak. Yung nanonood ngayon, sana matulungan nila kami. Gusto ko mabuhay yung anak ko. May malamal ko yung anak ko. Kung anong ingat natin sa tuwing lumalabas tayo ng bahay dahil sa banta ng COVID-19, ganun din dapat ang ating pag-iingat sa loob ng ating mga tahanan. Dahil ang aksidente, hindi talaga natin malalaman kung kailan sasabog. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.